Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakibati naman yung mga katabi. Good morning. Alam ko po minsan sa ating buhay, kapag tayo ay nagmamahal, tanong ko lang po, nakaranas naman na kayong umibig? Hindi ho ba kapag sa karanasan ng pag-ibig, mahalaga yung pagpapatunay na kayo talaga ay nagmamahal? Kaya malalaman natin at maiintindihan natin yung salitang ito, kung mahal mo ako, patunayan mo. Kung mahal mo ako, patunayan mo. Hindi lamang sa salita, mas lalo na sa gawa. Pero mapapansin din po natin minsan sa ating mga buhay, kahit na anong gawin nating pagpapatunay, kapag yung tao ay hindi bukas para sa iyong pagmamahal, hinding-hindi niya ma-appreciate at hinding-hindi niya makikita at mararanasan yung pagmamahal na iniaalay mo. Kaya kung minsan ang sasabihin ng taong nagmamahal, lahat na ginagawa ko, ano pa bang kulang para mapatunayan kong mahal kita? Ano pong nagkukulang? Yung kabukasan nung taong tumatanggap ng pagmamahal. Sa atin pong ebanghelyo, ganun, sa ganoong paraan ko po gustong ihalin tulad yung mga Pariseo at si Jesus. Kung mahal tayo ng Diyos, patunayan ng Diyos. At pinapatunayan na ito ni Jesus. Sa simula pa lang ng pagbaba niya dito sa lupa, sa kanyang mga ginagawa at ipinapahayag na mabuting balita, sa kanyang mga pagpapagaling, sa kanyang pagpapaalis sa mga demonyo, pinapatunayan niya na tayo, ang sangkatauhan, ay mahalaga at mahal niya. Kaya lahat-lahat ay iniaalay ni Jesus para sa ating lahat. Ano pong problema ng mga Pariseo? Hanggang sa ngayon, sa tagpo sa Ebanghelyo, nanghihingi pa rin sila ng patunay, nanghihingi ng tanda, kung talagang ang ikaw ang manunubos, kung ikaw ang Diyos, patunayan mo, magpakita ka pa ng tanda. Pero mga kapatid, alam natin sa tagpong ito, napakarami ng nagawa ni Jesus, pero hindi pa rin sila naniniwala. Marami na siyang pagpapatunay na ginagawa, ngunit wala pa rin talab at epekto sa kanila. Ano pong problema? Sarado yung kanilang kalooban. Sarado yung kanilang pananampalataya. Wala silang pananalig sa Diyos. Kaya kahit anong gawin ng Diyos sa kanilang buhay, walang mangyayari at walang nangyayari. At ito rin po yung gusto kong ipatingnan natin sa ating mga buhay, lalo na sa araw na ito. Palagi ba tayong nagre-reklamo sa Diyos? Panginoon, sagutin mo naman yung panalangin ko. Kapag hindi mo tinupad ito, mababawasan yung aking paniniwala sa iyo. Minsan po, aminin po natin, ay may mga ganun tayong sitwasyon sa buhay. Nakadepende yung ating pananalig sa Diyos sa kanyang ipinapakitang pagsagot sa ating mga panalangin. Pero ang gustong ituro sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, huwag tayong nakadepende sa mga ibinibigay. Kasi minsan yung ating hinihiling sa Diyos, hindi naman talaga makakabuti sa atin. Kaya yung Diyos, hindi palaging ibinibigay yung ating mga kahilingan. Ano pong imbitasyon ng ating Panginoon? Sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, may ibigay man o walang ibigay, ilagay natin yung paniniwala at pagtitiwala natin sa Diyos at ibigay nawa ng Diyos kung ano yung nararapat at sapat para sa ating mga buhay. Iniimbitahan tayo ng Diyos na magkaroon ng totoong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Anuman yung dumating na biyaya o anumang dumating na pagsubok sa ating mga buhay. Minsan po may narinig akong kwento ng isang deboto ng ating poong Jesus Nazareno. Sila ay mag-asawa na ngayon. Dati sila ay mag-girlfriend at mag-boyfriend pa lamang.
Maraming dumating na pagsubok sa buhay nila nung sila ay nagde-devotion sa ating Poong Jesus Nazareno. Dumating yung pagkakataon na hiling nila, hiling ng babae, pumasa sa board exam. Hiling ng lalaki, makapasok sa kanyang gustong eskwelahan. At nagkaroon pa ng maraming problema sa kanilang pamilya. Tapos, nung dumating na raw yung result ng board exam, hindi pumasa yung babae. Hindi rin natanggap yung lalaki sa gusto niyang pasukan na eskwelahan. Sa tagpong iyon, sa ibang mga tao, pwede na silang magtampo sa Diyos. Panginoon, hindi mo pinapakinggan yung aking panalangin. Lalayo na ako sa iyo. Pero anong ginawa nila? Patuloy na nagtiwala at nanalig sa ating Panginoon. Naniwala sila na sinasabi nila, merong tamang panahon sa lahat ng bagay. Patuloy akong magsusumikap para makamit ko yung mga gusto ko sa buhay at patuloy akong magtitiwala sa aking Panginoon, sa aking po Panginoong Jesus Nazareno. At kalaunan, ngayon mag-asawa na sila. Maganda na yung buhay nila. Ano yung hindi nawala sa kanilang buhay sa kabila ng mga pagsubok at hindi pagsagot ng Diyos? Hindi nawala yung kanilang matinding pagkapit at paniniwala sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya patuloy na dumating yung biyaya at pagpapala. Patuloy na nakakaranas sila ng pagtataguyod ng ating Panginoon. At ito po yung patuloy na paanyaya sa atin. Patuloy na kumapit ng buong pananampalataya sa ating Poong Jesus Nazareno. Ano man yung estado at kalagayan ng ating buhay, sumagot man siya sa ating kagustuhan o hindi siya sumagot sa ating kagustuhan. Dahil malalaman natin sa ating pagkapit at pagtitiwala sa Diyos, mayroong tamang panahon ang Panginoon sa lahat ng bagay at ibibigay ng Panginoon yung nararapat at sapat sa ating mga buhay sa Kanyang itinakdang panahon. Amen. Magsitayo po ang lahat.